okay naman siya. Halos hindi naman nabawasan yung acceleration ko. Kumbaga nakukompensate ng power ng motor natin yung high speed na sprocket, ano. At maganda rin kasi humaba yung bawat gear natin from first gear. Dati 40 kph lang, ngayon umabot tayo ng 50 kph. Yo, what's up sa inyo mga ka-red light? So ayan, kumusta kayo lahat? So ayan, ngayong araw magpapalit tayo ng sprocket sa unahan, ano. So ayan, yung nakabit sa ating starting tit. So ito ginagamit ko ito kapag may laro, pagka short distance, yung may sabi natin mga 200 to 250 meter, ano. Then meron din ako 14, so ginagamit ko ito pag medyo mahaba-habang konti ang laban. And then ito ngayon, magkakabit tayo ng 15 tit, ano. So 15, subukan naman natin to. Sa tingin ko maganda ito pagka saan liwaswasan, ano, pag 15 tit. So ayun, tara, kabit natin. 50 naman yung kakabit natin. Alright. So ayan guys, natanggal na natin yung 13. So andan yung 14. At ito yung kakabit natin, yung 15, ano. So kabit natin. And then subukan natin i-test run. And then tingnan natin kung may makakalaro tayo ng medyo mahaba-habang piga, ha? Para masubukan natin kung hanggang saan yung lakas niya. Alright. So ayan mga ka-red light, naikabit na natin yung ating 15. 15.34, ano? So susubukan natin yung acceleration, speed. So titingnan natin kung ano ba yung mga nadagdag at nabawas, ano. So again, XRM 147cc, ano? So magkaiba yung bilis at speed ng stock at sa may karga, ano? So ngayon, susubukan natin ngayon yung ating 15.34 na combination, kung maganda ba, ano. So subukan natin, tingnan natin kung maganda ba, kung anong mga nadagdag or nabawas sa ating motor. Kung nabawasan ba yung speed, nadagdagan ba, nadagdagan ba acceleration or nabawasan ba. Alright, subukan natin. So ayan guys, nasubukan na natin yung 15.34 na sprocket. So okay naman siya. Halos hindi naman nabawasan yung acceleration ko. Kasi nga hindi naman stuck yung motor natin. So 147cc siya, ano. Kaya hindi masyado, kumbaga nakukompensate ng power ng motor natin yung high speed na sprocket, ano. Pero siguro kung sa stuck na motor, so doon mo mararamdaman na masyadong hihina yung hatak mo, ano. Pero dito sa ating 147cc ay okay na okay siya. At maganda rin kasi humaba yung bawat gear natin from first gear. Dati 40 kph lang, ngayon umabot tayo ng 50 kph. So ayun, mahaba yung bawat gear natin. And then tumatakbo rin tayo ng 130 kph. So stock CDI yung gamit natin, ano. Stock CDI lang po yung gamit natin. So hindi po tayo naka-racing CDI. So ayun mga ka-red light, siguro masabi ko lang, okay na okay siya pang long ride siguro.
lalo pagka mga pantay naman yung daan, wala naman mga pataas, okay yung 1534 na combination, ano? So maganda siya kasi relax yung makina natin. Siguro masasuggest ko rin to kahit sa mga stock na motor, ano, kung wala ka naman palaging back ride, ano. Pero kung palagi ka may back ride, para sa akin mas okay yung 1436. 1436 magandang combination sa lahat ng mga underboon, ano, sa 100cc hanggang 125cc, ano. Ito kasi sa atin 147cc, kaya okay lang kahit maglaki tayo ng engine sprocket. So ayan, 15 tayo, kaya ayan, all in all thumbs up ako sa 1534. So malakas pa rin yung, di naman masyado napigtaw yung acceleration natin. Okay pa rin yung speed natin kahit naka-stock seat tayo. So okay na okay to kasi relax yung makina ko about shifting. So alright, thank you for watching mga ka-red light. That's me again, Red Light Moto. Sana minasyon naman ako sa inyo. Again, thank you.